May kumakalat ngayon sa Facebook, guys, na ang perang pinadala daw na may GCash Protect or yung mayroong shield icon before the amount ay pwede daw ma-refund or mabawi ng sender yung perang pinadala. Kaya naman, mayroong online seller ayaw mag-accept ng payment na naka-GCash Protect kasi hindi daw safe yung payment. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, we will discuss about GCash Send Money Protect. Ano ito? Maganda ba ito? Continue guys, if hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please consider subscribing. Pag-click na din ang bell notification para updated kayo sa next uploads ko. Okay? Here we go! Nag-post na din ang clarification ang GCash regarding sa Send Money Protect. So, ang Send Money Protect ay insurance kung sakaling mabiktima ka ng social engineering, yung nabudol kang magpadala ng pera sa manluloko, account takeover, nahack ang GCash mo at may lumabas na unauthorized transactions, online shopping fraud, na-scam ka ng fake sellers or online stores. Ang Send Money Protect ay hindi dagdag bayad per transaction. One time ka lang magbabayad ng 30 pesos and insured na yung padala mo up to 30 days. Hindi ito auto money refund ng perang pinadala at hindi rin ito applicable sa maling transactions. For example, nagpadala ka ng pera sa wrong GCash number. And kung online seller ka naman, ang Send Money Protect ay hindi pwedeng gamitin ng customer para sa transaction refund or transaction reversal or bawasan yung perang pinadala or binayad sa iyo. By the way guys, yung GCash Send Money Protect, pag nag-login ka sa GCash app mo, and mag-send ka sa Express Send, kahit small amount lang guys, pwede pa rin siyang i-protect. Ayan no, i-protect ang padala kung sakaling ma-scam for only 30 pesos. I-turn on mo lang yan kung gusto mong mag-avail. Para mas maliwanagan pa tayo about this, punta tayo sa GCash Help Center. Ito guys yung detailed article ng GCash Help Center about sa G-Insure Send Money Protect. Tingnan lang natin yung mga important matters. So, ito nga ang Send Money Protect ay personal cyber insurance ng GCash. Ang insurance coverage niya is up to 15,000 pesos lang. Partnership ito ng GCash, insurance company ng North America, ang Chubb Company. And ano naman yung mga eligibility para ma-avail mo yung Send Money Protect ng GCash? Dapat 18 years old and above, Filipino citizen or foreigner na may legal residence sa Philippines, and dapat yung GCash account mo is fully verified. And may nakalagay din dito, dapat yung insured, yung registered mobile number, yung person na yon. Hindi mo pwedeng i-assign or ipasa sa iba yung coverage. Ikaw lang. Sa iyo lang siya applicable. And upon enrollment, makaka-receive ka ng COC or confirmation of cover. Tapos, pag mag-claim ka naman, ito yung mga requirements. Number one, kailangan mag-file ng police report within 24 hours from the discovery of the fraud. And then, kailangan mo ding i-notify si GCash within 24 hours pag na-discover mo yung scam para i-suspend ni GCash yung account mo at hindi na makapagdagdag pa ng transaction doon. Mayroon dito guys na click here to file a report. Tapos sinabi pa dito na dapat nag-attempt ka o nag-try ka na kontakin yung online seller, yung scammer na ibalik yung pera mo. And then dapat you must retain documentary evidence of the fraud. I-screenshot mo yung usapan ninyo and then yung pinadala mong pera. Tapos, kailangan mo ding i-notify si Chubb, yung insurance partner ni GCash. Tawag ko sa number na to. Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. excluding public holidays. Tapos, nandito din yung documents needed to file a claim for Send Money Protect.
Yan guys, basahin nyo na lang yan. Tapos meron din ditong instructions, how to file a claim for Send Money Protect. And then, cancellation of policy. Let's say nagbago isip mo, ayaw mo nang gamitin yung GCash Send Protect, dapat within 7 days, nung time na nagbayad ka, i-cancel mo siya. Ibabalik sa iyo ni GCash ang 30 pesos. That's all guys. I hope that you enjoyed or learned something from this video. See you next time. Bye!